Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, isang magandang-magandang katanghalian po sa atin dito sa Pilipinas. Magandang araw po sa inyong lahat dyan sa iba't ibang dako ng mundo, diba? Luzon, Visayas, Mindanao naman, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman po tayo sa ating balitang halian. Tingnan natin ang ating kakalsadahan, mukhang dito sa may mapulang lupa. Yun sa kabila, no? Ano yung isang ano na yun? Parang medyo traffic, diba? Yung side sa kabila niya, anong natawag doon? Service road, no? Service road, medyo punuan, ha, diba? Balintawak is okay pa naman. Mindanao Toll Plaza, ayan po, alam nyo naman. Siyempre, sa bayaran na naman yan. Sa Mekawayan, passable. Bokawi, maraming mga sasakyan, pero passable pa rin naman. Ba, San Fernando, bakit kaya parang nagtatrapik-trapik? Diba, yung south and north, bakit kaya? Mabagal, di ba? Mabagal ang takbo ng mga kakalsadahan. Bago tayo magdire-diretso, tayo muna ay kumuha ng mga balita tungkol sa ating panahon. Ulat panahon muna tayo!
sa report. At sa ating mga balita, ulo ng mga balita, ang gara bagong DepEd chip. Pangulong Marcos inapprove na ang 6.352 trillion pesos. Hindi ko kayang bilangin yun. Ngayong taong 2025 national budget. 35 daily minimum wage hike, di sapat ayon sa mga senator. Huwag tayong kumampi daw. Labi ng dalawang Pinoy na nasawi sa Houthi attack, dumating na. Ex-OFW sinakal ng sinturon ni Mr. Patay. Lalaki na may kasong rape, arestado sa Naiya. 2,500 trabaho, alok sa Manila job fair. Indian Malaysia nasabat sa illegal entry. Sa kabuuan ng ating mga balita, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Senador Sunny Angara bilang bagong kalihim ng Department of Education, kapalit ni Vice President Sara Duterte. Nakamakailang nagbitiw sa pwesto nitong nakaraang Hunyo 19. Sinabi ng Presidential Communication Office na magiging epektibo ang appointment ang gara hangga sa Hulyo 19. Ang anunsyo ay ginawa ni Pangulong Marcos sa 17th cabinet meeting sa Palasyo ng Malacañang kahapon. Sinabi ng Pangulo, tinanggap ni Angara ang alok na maging DepEd Secretary. Sa pahayag ni Marcos, Sunny has agreed to take on the brief of the Department of Education. Ayan ang sinabi ni Pangulong Marcos. Si Angara ay kilala bilang tagapagtaguyod ng edukasyon ng bansa. Kaya kinuha. Nagtapos ang senador sa Master of Laws sa Harvard University. Bachelor of Laws sa University of the Philippines at Bachelor of Science in Economics sa London School of Economics. Samantalang nagpasalamat naman si Angara sa tiwala ni Pangulong Marcos. Anya, I am committed to working with all sectors of society, including my predecessor, Vice President Sara Duterte, to ensure that every Filipino child has access to quality education. I look forward to building upon her accomplishment. Yan ang pahayag ng ating bagong secretary. Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 2025 National Expenditure Program o NEP. Base sa direktiba at pulisiya ng Pangulo, magiging prioridad ng gobyerno ang food security, social protection, health care, housing disasters, resiliency, infrastructure, digital connectivity, at energization. Sa isang cabinet meeting na sa Malacañang, ipinresinta ni Budget Secretary Amina Pangandaman sa Pangulo ang panukalang 6.352 trillion pesos ng national budget para sa taong 2025. Mas mataas ito ng 10.1% kaysa sa 2024 General Appropriation Act na 5.768 trillion. Sa ilalim ng inaprubahan, nangunguna sa listahan ang paglalaan ng pondo ang DepEd, DPWH, DOH, kabilang ang PhilHealth, DILG at Department of National Defense, gayon din ang DSWD, Department of Agriculture, at Attached Corporation, Department of Agrarian Reform, Department of Transportation, at ang Judiciary at Justice Department. Inaasahan naman na isusumiti ng Pangulo ang panukalang budget sa Kongreso sa loob ng 30 araw
pormatapos tapos ang kanyang state of the nation address o zona ng pagulo. Target naman ni Pangandaman na isumiti sa Kongreso ang panukalang budget isang linggo matapos ang zona ng ating Pangulo. Naniniwala ang ilang senador na hindi sapat ang 35 daily minimum wage para sa mga manggagawa sa pribadong sektor sa Metro Manila. Ayon kay Senate President Francis Chis Escudero, ang baghayang pagtaas ay kulang sa pagtugon sa tunay na pangangailangan ng mga manggagawa. Lalo na sa gitna ng tumataas sa presyo ng mahalagang bilihin. Ibaba nyo bilihin. Ibaba nyo ang kuryente. Ibaba nyo yung tubig at pamasahe. Kahit wala nang ano, di ba? Wala nang daily wage. Kinwestiyon din Escudero ang batayan ng desisyon ng Regional Tripartite Wage and Productivity Board na nagmumungkahi na ang mga kalkulasyon ng board ay hindi sumasalamin sa tunay na halaga ng pamumuhay. Bakit nga ba laging kulang ang ibinibigay na aumento ng RTWPP? Ni minsan ay hindi pa sila tumama mula nang nilikha ang ahensyang iyan. Saan ba sila bumibili ng bigas, nag-grocery, nagpapalengke? Ma-share naman kayo kasi baka sobrang mura doon at kasya ang dagdag na 35 pesos. Nasahod na binigay nila. Ayan ang sabi ni Escudero. Kung ako, babaan nyo lahat ang mga bilihin. Taxi baba. Buwis yung mga, di ba? Yun ang nakakapagtaas eh. Yung mga VAT. Babaan nyo yan. Diba? Pag hindi mabuhay na kami ng mahusay. Kuryente at tubig, ayan. Nako, eh parang isang ang sweldo mo na inapunta doon. Di ba? Eh, pinunto, pogi ito ha, pinunto na Escudero na ang Senado ay nagpasanan ng panukalang batas na nagmumungkahi ng 100 across the board, 100 pesos across the board wage increase. Wala nang pidap. Tingin ko, dadami pera natin. Maging si dating Senate President Juan Miguel Zubiri ay naniniwala na kulang ang 35. Abunuhan nyo. Na minimum wage upang matugunan ang pagtaas ng gastos sa pang-araw-araw na pamumuhay. Pabor din si Zubiri na may sa batas ang 100 arawang minimum wage increase na dapat inaprubahan ng wage board hindi lamang sa mga national capital region kundi sa lahat ng rehiyon. Sa panig naman ng President pro tempore, Jinggoy Ejercito Estrada, sinabi nitong napapanahon ng pagtaas ng sahod at lubang kailangan ito ng mga manggagawa. Pero tinatawag din Estrada na kakarampot ang wage side. Bawasan nyo yung sweldo nyo. Ilagay natin dito sa mga taong nangangailangan. Samantalang dumating na kahapon sa bansa ang labi ng 2 tripulanteng Pinoy na nasawi sa pag-atake ng mga armadong Huti sa MV True Confidence. Alas 9 ng umaga dumating sa cargo area ng Philippine Airlines ang 2 casket sakay ng Philippine Airlines flight mula sa Dubai. Sumalubong dito ang kanilang mga mahal sa buhay kasama na ang mga kinatawan ng Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers, ng kanilang Manning Agency at Overseas Workers Welfare Administration. Matatanda ang inatake ng mga Huti ang bulk carrier ng MV True Confidence habang naglalayag ito sa Red Sea noong March 6, 2024. Ngayon to, taon na. Nagtulong-tulong din ang DFA, DMW, Manning Agency at ang OWA upang maproseso ang pag-uwi sa mga labi ng kasama ng mga kaanak upang matiyak na ang buong tulong at suporta ay may bibigay sa mga naturang pamilya. Samantala, patay ang isang 27 years old na dating overseas Filipino workers nang sakali ng kanyang live-in partner gamit ang isang sinturon
dahil umano sa matinding selos sa Malate, Maynila nitong Lunes ng gabi. Kinilalang biktima naman si Flor Degisa Talaro, residente ng Unit 35847A Gumamela Street, Malate. Malapit to sa amin, ha. Habang nakatakdang sampahan ng kasong murder ang suspect na si Junri Bastasa, 33 years old, construction worker, Tubong Davao del Norte at residente sa naturang lugar din. Sa ulat ng Manila Police District Homicide Section, dakong alas 8:40, 8:40 ng gabi nang maganap ang insidente sa bahay ng magkalibin sa Malate, Manila. Nag-inuman umano ang dalawa sa kanilang inuupahang unit nang marinig ng kapitbahay ang kanilang pagtatalo. Nang silipin ng isang ginang nakitang sinasakal na ang lalaki. Ang biktima at nang makita siya ay dali-dali siyang bumaba dahil sa takot. Rumesponde naman ang otoridad at dinatnan nilang nakadapa ang biktima at nang suriin ang pulso ay wala na ang tibok at nag-iba na ang kulay ng katawan. Isang nylon belt ang pinaniniwalang ginamit sa pananakal sa naturang ginang. Sumuko naman ang suspect makaraang 3 oras sa Manila Disaster Risk Reduction Management Office matapos ang krimen. Ayon sa kay Rodolfo Texon Jr., ang administrative assistant ng 4 MDRRMO, ang suspect ay medyo amoy alak at halata sa mukha ang pagkatuliro ng lumutang ang kanyang tanggapan. Ayon sa suspect, nagdilim daw ang kanyang paningin dahil sa ginawa ng kinakasama nito, gayong pagod siya mula sa trabaho. Habang hawak na ng pulisya, kusang umamin ang suspect na nasakal niya ang kinakasama. Nandun siya lasing, tapos galing pagdating ko naman, sinabuyan niya ako ng tubig. Sabi niya sa akin, iinom pa raw siya. Tapos ayaw bumili ako. Ayun, bumili ako, naubos yung isang bote. Yung pangalawa, binuksan ko, sinabuyan niya ako ulit. Ayon sa suspect. Nag-away. Aminado ang suspect na pinag-aawayan nila ay ang palaging may lihim na kausap sa cellphone ang kinakasama at idinadahilan na taga-agent sila. Dati na naghiwalay ang biktima at suspect at muling nagsama. Inihanda na ang kasong murder na isasampa laban sa suspect na nakapiit sa MPD Homicide Section Facility. Matagumpay namang naaresto ang isang lalaking wanted sa kasong rape sa ikinasang joint operation ng mga miyembro ng PNP Aviation Security Group at Crime Investigation Detection Group Anti-Transnational Crime Unit sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa Pasay. Ang suspect na isang alias Tony, 32 years old, residente ng Pasay City, napapaalis na pasahero sa isang flight patung Osaka. Ayon sa mga otoridad, kinumpirma ng Bureau of Immigration ang pagkakakilanlan ng akusado at napag-alaman na mayroon siyang outstanding warrant of arrest para sa paglabag sa kasong rape sa ilalim ng Republic Act 8353 na may criminal case number 5891B2024 at non-bailable. Ang nasabing warrant ay inisyu ni Honorable Bernard V. Quijano, ang presiding judge ng RTC Judicial Region Branch 123 sa Binyan City, Laguna ng petsang Enero ba? Ito lang to, ha? January 23 ngayon pong taon na ito. Sa panahon ng pag-aresto, ipinalam sa suspect ang uri ng kanyang pagkakasala at ang kanyang karapatan sa konstitusyon. Isang alternative recording service ang ginamit alinsunod sa batas. Kinikayat naman ni Manila Mayor Hany Lacuna ang nais na makakuha ng trabaho, pagtungo, magkakuha ng trabaho na magtungo sa isa sa gawang kalinga
sa Maynila Peso Job Fair. O ngayon to, no? Ngayong Miyerkules sa Kwadang Canal Street, Santa Mesa, Manila. Ayon pa kay Mayor Lacuna, nasa 2,500 ang job vacancies na inaalok ng job fair. At simula kanina umaga po, 8 o'clock ng umaga hanggang alas 12 lang po. Punta na kayo, may alas 12 na ba? Ngayon tanghali, sinabi ng Public Employment Service Office, bukas ang employment opportunities sa lahat ng high school graduate, college level, college at technical vocational graduate. Ang job fair ay sa pakipagtulungan ng Department of Labor and Employment sa National Capital Region at DOLE, NCR Manila Field Office. Pinapayuhan ng mga aplikante na magsuot ng casual attire, magdala ng 10 kopya ng resume at sariling ballpen at sumunod sa standard public health protocol. Sa job fair, may libreng medical consultation. Uy, bali, punta na kayo. Alas 12 na ba? Ay, alas 12 na. Deworming, rabies vaccination, civil registry, tricycle, parking registration, PWD, solo parents, senior citizens ID. Uy, ang ganda. Kaya lang, ang dali naman. Lang oras lang. Clearing, flushing operation, water, electricity, building permits, inquiries, notary, service policy, police clearance. Ano ba yan? Ang dami. Ha? Ganda ba yan? Limang dayuhan naman ang kinabibilangan ng apat na Indian national at isang Malaysian ang nahaharap sa kasong illegal entry matapos silang arestuhin sa Tawi-Tawi noong Hunyo, ika-28. Ayon sa Bureau of Immigration, kinilala ang mga naaresto sa paglabag Section 37 ng Philippine Immigration Act of 1940 na sina Lakhwinder Singh Brar, Parwinder Singh, Sukraj Singh, Dab at Jajit Chuhan na pawang walang immigration stamp. Nabatid na habang minomonitor ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang apat na Indian national nang ang mga ito'y dumating sa Bungaw at natukoy din ang Malaysian na si Brian Joel nang nawalang maipakitang passport kasama ang nobyang Pinay. Inireport ng PCG sa BI intelligence agents na umaresto sa mga dayuhan sa pakipag-ugnayan ng PNP sa pamamagitan ng mission order na inisyo ni Commissioner Norman Tan Cinco. Ayon sa BI, blacklisted ang apat na Indian habang si Nang ay hinahinalang sangkot sa trafficking. God bless. Yan po ang ating mga balita ngayong araw na ito. Magpaalala muna tayo sa ating himpilan. Hello kabayan! Ako po si Mafe. Mag-a-abroad ka ba? Handa ka na ba? Ito ang mga bilin sa inyo ni Pidos. Isa-isip ang gusto mong makamit sa iyong pagtatrabaho sa ibang bansa. Ito rin ang susi ng iyong tagumpay. Ihanda ang sarili, kabayan, sa trabaho nga harapin sa labas ng bansa. Tandaan mo, kabayan, ang iyong responsibilidad at karapatan. Ito ang gabay mo sa paggampan sa iyong tungkulin. Umangkop ka rin sa batas at kultura ng bansang pupuntahan. Ito ang iyong magiging pansamantalang tirahan. Pangalagaan mo rin ang kalusugan. Kailangan ang malusog na pangangatawan sa trabahong gagampanan. Buksan mo ang isipan sa bagong kaalaman at kasanayan. Ito ay hagdan sa muling tagumpay.
Kabayan, makipag-ugnayan sa pamilyang naiwan. Panatilihing buo ang pamilya kahit malayo ka. Mag-ipon dahil ang katuparan ng iyong mga pangarap ay nakasalalay dito. Maghanda at magplano para sa iyong pagbabalik, kabayan, ha? May mga ahensya naman ng pamahalaan na makatutulong sa oras ng pangangailangan. Huwag kang mag-atubiling sila ay lapitan. Salamat! Sana may naintindihan kayo. Yan. Nakuha naman natin ang report na galing to kay sa Maynila, ano? Diba? MHDO, Manila Health Department, nagdiwang ng 84th founding anniversary. Ito po ay ulit ni Mr. Jun Ansures. Ang kakampi 8, no? 8. Nagdiwang ng kanilang 84th founding anniversary ang Manila Health Department sa pamumuno ni Dr. Arnold Box Pangan nitong Lunes, July 1st, na kung saan ay ipinagmalaki nito ang kanilang special achievement ng isang ISO certification at nag-iisang department o department sa buong lungsod na nakagagawa nito.
Mahirap po makapasok sa ISO, ha? Pinuri naman ni Mayor Hani Lacuna ang MHD, lalo na ang 6 district offices at central office na pinarangalan ng ISO 9001-2015 na nangangahulugan ng lahat itong documentation ay naayos, very transparent at may mataas na level ng efficiency sa termino ng pagbibigay ng serbisyo at communication. Sa kanyang pag-anunsyo ng MHD ay ISO certified na, sinabi ni Pangan na malayo na ang narating ng MHD simula nang binuo ito noong July 1, 1940. Tagal na pala. Sa ilalim ng Commonwealth at pinasasalamatan ang mga kawani na nasa likod nito. Sinabi naman ng alkalde na isa rin namang doktor na ang MHD ay malapit sa kanyang puso dahil dito siya nagsimula bilang physician sa Bacood Health Center at sumunod ay sa Tondo Health Center. Pinasasalamatan din ni Lacuna ang MHD Core Group para sa ISO na binubuo nitong internal auditors Dr. Gina Pardilla, Dr. Dolores Manese, Engineer Anthony Taguba, Ernesto Alcalparas at Lourdes Texon. Pati na rin sina Ana Marie Claudio at Elcid Dwight Biogos ng Quality Management Office. Yeah. Ayon pa kay Lacuna, ang ilang departamento sa City of Manila ay nagpapakita rin ng kanilang kagustuang maging ISO certified kung saan ang MHD ang nangunguna. Ayon pa kay Lacuna, iba't ibang departamento na nagpapa-ISO, ito ay inumpisahan ng Janssen or Justice Abad Santos General Hospital at Santa Ana Hospital na sinundan ng MHD bilang kauna-unahang departamento sa buong Maynila na may ISO certified. Ayan ang tinuran po ng ating mayor. Ang Janssen ay pinamumunuan naman ni Director Dr. Merly Sakdalan Faustino, habang ang SAH ay sa ilalim naman ni Director Dr. Grace Padilla. Pag-ISO ka, medyo kakaiba yan, ha? Yan po ang balita ni kasamang June Anzures na ngayon ay malat, kaya hindi po nakapag-report. Yan po ang kabuuan ng ating mga balita sa araw na ito. Dakuhan po natin ang Trabaho Patrol. O, servisyo muna daw. Servisyo, ito ay galing sa Kabuyao City Hall. Hope Insight Eye Care Program. Pwede po kayong pumunta dyan sa Session Hall, 3rd floor, Kabuyao City Hall. Every 9 up to 12 noon. Maga kayo na dyan, madali. Ang pre-eye check-up, pre-cataract screening, pre-referral and assistance for laser cataract operation, and other disease. So, ayan po, handog po sa atin ni Attorney Leif Opeña na Vice Mayor ngayon kasalukuyan ng Kabuyao City Hall. Libre din po dyan ang notaryo publiko. Next natin, ayan, work in Taiwan. 200 factory workers, monthly salary nito ay 27,470 New Taiwan dollar. At kailangan edukasyon nito, college graduate of engineering courses related to electronics and technology. Ayan po, mag-apply po kayo dyan. Apply now. EQ, yan. iQuest. Ang iQuest ay matatagpuan sa 410 Barreb Mansion, 1679 A Mabini Corner, Malabar Street, Malate, Manila. May mga telephone number po, 02852180 53. Second floor, Galaxy Prime Building, 543 C, Chapuac District, Dagupan City po. May telephone number 075-615-85366. Okay.
King Pad Military Medical Complex. Ito po ay sa Dhahran, Saudi Arabia. Pain Nurse Management Service. Kailangan po sila ay bachelor degree in nursing at with valid registration license as nurse. Must have nursing specialist registration in the Saudi Council or higher. At least 1 year recent experience in pain management. Pwede kaya tayo dito, RB? More than 2 years recent clinical nursing experience as a registered nurse in the required unit department. No placement fee po, ha? And transportation is also provided. Accommodation na, may transportation pa. Next. Ayan, you can apply sa arms.lbsrecruitment.com.ph or you can send your updated CV to apply.msd@islasrecruitment.com.ph. Ang LBS Recruitment Solution po ay matatagpuan sa number 610 Gochanco Building, TM Calao Street, corner MY Orosa Street, Ermita, Manila. Next natin. Ayan, yun. Perido, for manpower pooling mo muna po, ha? Job vacancy for Hungary. Wala pa rin po itong placement pa, ha? Production officer o operator. Male, lalaki, ha? High school vocational graduate. Must have at least 2 years experience as production operator in pharmaceutical, food, and chemical manufacturing company. Height. 160 centimeter. Good in English communication skills. Perido pa rin, job vacancies for Brunei, Kaizen Sushi Restaurant. Ay, gusto ko yan, magluto. Cook Japanese, sushi chef, waitress, kailangan nila, kitchen helper, cook sushi, bartender, waiter, at service crew. Kunin mo nga eh, papadala ko yun dun sa isang ano natin, sa Subic. Okay, at kailangan nila na male, female, at least 3 years experience in fine dining, minimum height. Mas mababa ito ng konti, oh. 157 cm o 5'2". Pwede ka na dito. Sa male naman, 5'6 without shoes. Good in English communication skills. Ayan. Brunei po ito, Brunei Darussalam. Ang staff house ay nangangailangan din sa United Arab Emirates ng BS Mechanical Engineer, BS Electrical Engineer, at BS Chemical Engineering, at BS Metallurgical Engineer. Yan. Must be a fresh graduate or any of the following courses. Uy! Pwede, fresh graduate, oh. Ayan. Ito naman, CF Sharp Crew Management Incorporated. Oil Chem Vessel. Urgent hiring po. Third Officer Port Engineering Fitter. Yan. Must have Oil Chem Vessel experience now. You can apply sa CF Sharp Recruitment or recruit hire at cfsharp.com. Ang Delta Bureau Overseas Job Placement po ay nangangailangan naman ng 100 female cleaners sa Saudi Arabia. Ayan po yung kanilang mga number at mga contact numbers. So yan po ang kabuuan ng ating balita, ang halian. Huh? Okay, ayan, nagsasara na din yung ano, yung traffic talaga sa Mindanao. Ano? Okay, kung may naapi, may kakampi, dito lamang po yan sa ating kakampi online. Ito po ang inyong lingkod, Feni Codemus, nagpapaalam po sa inyo. Bye-bye po!